Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang ika-29 na linggo sa karaniwang panahon na tinatawag rin po nating World Mission Sunday, pandaigdigang araw o linggo ng misyon. Nagpapasalamat po tayo. We are grateful to the Lord for the gift of a missionary God, sending us missionaries here and abroad, proclaiming the gospel of life and love, of hope and healing. Last 2021, yung closing mass po ng pagdiriwang ng ika-500 years ng Christianity dito sa Pilipinas, meron pong misa. At ito po ay pinangunahan ng Santo Papa at ni Cardinal Tagle sa Roma. No, nagpasalamat po ang ating Santo Papa sa mga Pilipino sa pananampalataya, sa pag-asa, sa pagmamahal, pag-ibig, paglilingkod ng mga Pilipino. At sabi niya po sa mga overseas Filipino faith workers, tinagurian po niyang smugglers. Modern day smugglers of faith and joy. Bakit po? Kasi yung ating mga minamahal na mga OFWs, pag alis po nila ng bansa, daladala maleta, daladala pangarap at pag-asa, hindi lamang para sa kanilang pamilya. Dala rin nila ang pananampalataya na ibabahagi nila sa ibang tao. We Filipinos are what we call the modern day smugglers of faith and joy. Mga kapatid, kapag sinabi po nating misyonero, misyonera, mission is not just simply applied to people who leave their place, who leave their country to proclaim the good news. By virtue of our Christian baptism, tayo pong lahat ay inaanyayahan na maging misyonero at misyonera. Mga kapatid, tatlo pong puntos. Una, mission and holiness is above all gift, a grace from God. Ikalawa, mission, holiness, it is task. Kailangan po nating tumugon, you know, sa paanyaya ng mission at paglilingkod. At ikatlo, mission and holiness is giving God His due. Ibibigay natin, iaalay sa Diyos ang nararapat. Give to God what belongs to God and to Caesar what belongs to Caesar. Una po, ang misyon, ang kabanalan ay kaloob ng Diyos. First and foremost, it is God who invites, who initiates, who inspires us in this work of mission. So mga kapatid, you know, in the first place, ultimately, it is not what we do before the Lord. Rather, it is what God does to us. Yun po ang kabanalan. You know, ang initiative nagsisimulang lahat sa Diyos. Ang lahat ay kaloob, ang lahat ay biyaya. Kaya naman, at the end of the day, siguro po, hindi po natin sasabihin, my accomplishments, mga tagumpay ko. Siguro po, ang dapat nating sabihin, di ba, it is God's accomplishment, you know, through me and in me. At the end of the day, it is not what we have done, but what God continues to do and accomplish through us, unworthy servants. So hindi po yung mga tagumpay ko, ang aking mga anak. Una sa lahat, ang inyong mga anak, mga magulang, ay anak ng Diyos. You know, bilang mga magulang, kayo po ay katiwala. Ayan, katiwala, karamay ng Diyos sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. You know, your children are God's children, you know, first and foremost. Ikalawa po, ang misyon, ang kabanalan, yan po ay kinakailangan ng tugon.
No? We need to respond. Why? Sabi nga natin, it takes two to tango. No? Ang Diyos, gustong gusto tayo, bigyan ng panibagong simula, kaligtasan, pag-asa. Pero kailangan nating tumugon. You know? Yung biyaya ng kanyang pagmamahal, para yung regalo, kaloob. Kailangan tanggapin, kailangan buksan, kailangan alagaan, kailangan pagyamanin. Yan. Alam niyo po, si Saint Therese of Lisieux, isa po siyang Pranses na Carmelite na madre. Siya po ang tinaguriang patron saint of the missions. Ironically, siya po ay patron ng mga misyonero pero hindi po siya umalis ng bansa na France. Ano po ang ginawa ni Saint Therese of Lisieux? You know? Ginawa po niya magdasal. Ginawa po niya ialay ang kanyang, you know, mga paghihirap, mga sakripisyo para sa mga misyonero. Ito po ang misyon, pananaw na misyon, kabanalan ni Saint Therese of Lisieux. Doing ordinary things with extraordinary love. Ayan. Doing ordinary things with extraordinary love. Kaya naman ang misyon, ang kabanalan ay hindi lamang matatagpuan dito sa simbahan. O diba, tignan mo nga ang iyong katabi. Tignan mo siya. Diba, behave na behave. Mukhang behave na behave. Ayan. O diba, ang kabanalan ay hindi lamang po dito sa simbahan. Ang kabanalan, maari mo yung matagpuan sa bahay. Habang ikaw ay nagluluto ng almusal. No? Tanghalian para sa iyong mga anak. Matatagpuan mo ang kabanalan sa iyong opisina. Habang ikaw, you try your best to be honest, you know, to be hardworking. Kahit na ang sistema sa opisina ay hindi maganda. Diba? Ang kabanalan nasa social media, especially sa mga millennials, mga Gen Z, mga Generation Alpha. Instead of bashing what you hate, why not proclaim what you love in social media? Diba? Kabanalan hindi lamang nandito sa simbahan. No? Sa chapel, gumagawa, or perhaps we're worshiping God. Ang kabanalan, it's in the little things that we do for our mission, for God. You know, in service to His people. At ikatlo po, kabanalan, pagiging misyonero, misyonera, we give God His due. Alam niyo po, sa ating gospel reading ngayon, nagsanipwersa yung mga magkakaaway ng mga religious political leaders during the time of Jesus. Sila po ay nagtulong-tulong, nagsanipwersa. Gusto nilang pabagsakin ang ating Panginoong Jesus. At tinanong po nila ang ating Panginoong Jesus. Sabi nila, oh, dapat bang magbayad ng buwis sa emperador ng Roma? Oh, it's a tricky question. Kapag sinabi ni Jesus, dapat tayong magbayad ng buwis sa mga Romano. Aba, siya po ay isang kaaway. Siya po ay isang traidor. No? Kaaway siya ng kanyang mga kababayan sapagkat ang mga Hudyo, kaaway nila ang mga Romano. You know, ang Jerusalem ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Romano. No? Kapag sinabi niyang, yes, kailangan tayong magbayad ng buwis, kaaway siya, traitor of his fellow man. If he says no, aba, isa siyang rebelde ng Roman Empire. So ano po ang sagot ni Jesus? It's a short, it's an enigmatic, it's a profound answer. Ibigay ang dapat sa Diyos at ibigay ang dapat sa emperador. Ba? Parang sinasabi lamang ng ating Panginoon Jesus, meron tayong responsibilidad sa Diyos at sa bayan. Yan. O sino po sa inyo dito ang mga senior citizen? Ha? Taas po ang kamay.
O parang yung iba eh hindi po proud na maging senior citizen, ano? Oh, alam niyo ho mga kapatid, by nature, bilang mga Kristiyano, dual citizenship po tayo. Yan. We are citizens of heaven and we are citizens of earth. Aba, ang mga senior citizens, di ba? Triple citizenship. O, di ba? O kayo pag kayo dito sa Makati, di ba? O, Makatizen. O, ika-apat yun na citizenship. Ano pa? Filipino citizenship. Lima. O, siguro yung iba sa inyo, American citizens. O, di ba? Anim. By virtue of our being Christians, dalawa po ang ating citizenship. Di ba? Meron tayong obligasyon sa pamahalaan. Meron tayong obligasyon sa Diyos. You know? Meron po tayong sinasabi na separation of church and state, religion and politics. No? Is there really a complete separation? Oh. Alam nyo ho, eh, maganda ho yung imahe na ginamit ni Cardinal Sin. Sabi niya, ang state at church para po yung railroad track. Diba? Railroad track. Parallel. Hindi pwedeng dikit, hindi pwedeng hiwalay na hiwalay. It can neither be too close or too far from each other. Why? Because there would be derailment. Bakit? Kasi ang simbahan at pamahalaan, we serve both people. It's the same people that we serve. But ultimately, our allegiance is to God. To God. Bakit? Kasi ang mga leader, napapalitan. People come and go. Pero ang Diyos, andyan lamang. May mga bagay na sinusuko tayo sa tao. Ibinibigay sa tao. Pero may mga bagay na dapat lamang natin isuko sa Diyos. Konsensya. Dangal. Kalayaan. Ba? While we respect the separation of the church and the state, there is no such thing as a separation. It can never be separation between God and man. Sapagkat kung ihihiwalay natin ang ating sarili sa Diyos, yun ang simula ng ating kamatayan. No? The beginning of our despair, destruction, and death. Oh. Kayo po ba ay merong dollars? Meron po ba kayong mga dollar bill dyan na dala-dala? Ha? Tignan nyo yung dollar bill, US dollar bill. It's one of the most powerful currencies. Diba? It's a powerful nation, the most powerful nation. Doon sa dollar bill, diba, nakalagay, in God we trust. Diba? In God we trust. Our ultimate allegiance to God. Amen.